Good morning mga ka-Tito Bar! What's up? What's up? At for today's video po ay ang ibabiyahe po natin ay long distance dahil sa sobrang init po ngayon. Ngayon po dito ang temperature sa Manila ay 37 degrees. At kung dito tayo babiyahe ay siyempre paikot-ikot lang dito tayo sa Manila at mararanasan yun natin yung traffic. So pinili ko po ngayon ay maghintay ng at least mga long distance travel para diretsuhan yung ating biyahe. Bonus na lang kung may mga kasabay tayong booking pagka long distance. Kasi minsan pagka nag long distance po tayo, hindi naman natin minsan masusure na madudouble booking natin dahil karamihan ang nagbubook pag long distance ay talagang marami, maraming pangarga. At ano po, bonus na nga kung may maisabay tayo. At sige po, maghantay-antay tayo ng booking sa umagang ito. Ngayon po ay 11:30 na ng umaga. At kanina pa po ako naghihintay ng booking. Maraming booking dito sa Manila pero dito lang. At least long distance yung ating kunin. Yan man ay Pampanga o Bulacan. Alin man, bato tayo. Basta kung alin ang unang pumasok ay ating pong i-update. At dito na po tayo sa unang pickup. Ang nakuha nating booking ay papunta ng Balakat, Pampanga. At ito, puro milk tea product yung ating isasakay. So tingnan natin kung makapagsabay pa tayo ng another booking nito. At ito mga ka-Tito Bar, may nakasama tayong booking. Papunta naman ito ng Malolos, Bulacan. Dito na tayo mga ka-Tito Bar sa may Ayala Malls, Cloverleaf. At ito ay sa may Balintawak. Papasok na tayo ng LX. At nandito na tayo mga ka-Tito Bar sa unang drop off sa SM Marilao. Pambira niligaw ako ng Google Map na to kung saan ako pinaikot dito sa looban. Halos wala nang badaanan doon, ang sikip. Ang kasya lang ay mga motor. Pamira itong Google Map na to. At ito yung ano, yung medyo disadvantage pagka mga deliver sa hypermark, sa mga SM, pila-pila. At buti na lang may tao sila dito na magre-receive na lang. Ayun, pinapareceive na ni Kulapoy. Doon siya yung nagpipirma doon. Ay, natatawa na lang ako dito sa nakuha kong booking na to. Kaligaw-ligaw na, ay may di pa. At malapit na po tayo sa last drop off natin. Malapit na pala ito sa Mount Arayat. At nandito na tayo mga ka-Tito Bar dito sa last drop off sa Mabalakat. Medyo may kalayuan kasi malapit na sa Magalang. Ang layo pa ng kinukuha na nilang ano, supply sa Manila pa. Pero sila yung nagsusupply dito sa Mabalakat, Pampanga. At nandito pa tayo sa Angeles, Pampanga, mga ka-Tito Bar. Naghintay-hintay ako ng booking at tamang-tama po, may pumasok na booking na. At pinick up ko na rin. In-update ko lang kayo. Ito, mga konting gamit lang. Halos yung foam lang yung malaki. Kasi nagulat ako, ngayon ko lang ito nakita eh. Doña Remedios, Trinidad. Akala ko papuntang Baguio talaga, no. Ito po pala ay papuntang Bulacan. At okay na rin. Kinuha ko na kaysa umuwi ako ng Luhana, no. At nasa 1.4 po ang total ano nito. So
siningilan ko na rin ng toll fee. At nag-add si ma'am ng 400 kasama na yung toll fee. Okay na rin yun kasi mga 200 plus lang siguro, wala pa ang toll dito. Okay, deliver na po natin. Let's go! Nandito po tayo sa may Candaba. Candaba, Pampanga ba ito? Basta naririnig ko Candaba dito sa Awis eh. At ngayon lang ako nakapunta dito, grabe. Tumatayo yung balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit. At pansinin niyo po, walang ilaw ang mga poste dito. So magkakaroon lang ng ilaw pagka may kasalubong. At ginagawa itong magkabilang kalsada. Ayan o. At may pangilan-ngilan na bahay. At trap road pa to. Ayan o. Ngayon ko lang na ano to, narinig nga itong pupuntahan ko na Bulacan eh. Pero malapit siya sa ano, sa may San Miguel, Bulacan. Ayun, ay bihira naman ako makapunta dito kaya. Kaso siyempre galing tayo ng Angeles sa may sa Mabalacat, Pampanga. Akala ko palapit yung Bulacan. Kasi Bulacan, pauwi tayo ng Manila. Kaso dito naman tayo dinala. At langka gantong ano, daan. Ako, sira. Gagawin pa, matataas yung malalalim yung lumakoy. May mga motor. Baka nung ano itong daan. Parang umano na oh. Nagkabitak-bitak na po. Oh, malalalim yung lubak. Parang nadurog na yung... Durog na, hindi parang... Nawala na yung simento. Tapos napaka tutulis ang bato. Yeah. Mahirap dito yung masisiraan ka. Huwag naman sana. Dahil napakahirap dito. Buti kangina, walang mga nakakasalubong na sasakyan. Buti ngayon medyo may meron na. At nasa gitna po tayo ng hindi ko alam kung palayan to eh. Tikabila. Oh. Ang dilim. Super dilim talaga. Nagkakaroon lang ng mga ilaw na ganito pag may kasalubong tayo. Dito gumaganda-ganda na. Hindi ko mabilisan kasi hindi ko naman kabisado yung daan. At saka super dilim talaga. Nagliliwanag lang tong ilaw ko. Ito po ang buhay ng Lala Move driver. Ay tiyan talaga. Minsan nakala mo kikita ka ng maganda pero kung hindi natin kabisado yung mga lugar na pagdideliveran ay ganito yung mangyayari po. Imbis na pumita ka dito, parang mapupunta lang sa diesel. Marami natunog pero
palayo din, malayo na din yung pick up. Oh, grabe naman itong nangyari sa atin. At mabuti naman at may mga kahabayan na, may mga ilaw na rin. At hindi naman po ako naniniwala sa multo o kung ano mang mga nagpapakita, pero ang hindi ko maunawaan, bakit tumatayo yung balahibo ko, ay wala naman akong iniisip na ganun. Ayun ang talagang ano, nagpaiba lang yung nagpaiba ng pakiramdam ko. Tumayo yung balahibo na halos lahat hanggang sa batok. Medyo malapit na din tayo dun sa didelibiran ko. Nagpaalala siya kanina na bakit daw dun ako dumaan. Wala daw kailaw mga kabahayan dun, tsaka walang ilaw. Nag-aalala din siya. Siyempre malayo nga naman. At ito, medyo kabundukan naman yung kanila. Ang kagandahan dito, puno naman ng street light. Ito. Ito. Talagang kahit wala kang masalubong, maliwanag. Unlike dun sa gitna ng kalawakan na yon, talagang pwede kang hold upin dun eh. Pagka may biglang nagharang sa'yo. Dahil sira-sira yung daan, hindi mo mabibilisan. At walang ilaw, wala masyadong dumadaan doon. So kaya naman ako nakapadaan doon ay gawa ng Google Map. Hindi ko kasi alam yung pagpunta dito. Siyempre sinusunod ko lang itong Google Map na to. Sabi niya, "Kuya, medyo bundok yung sa amin. Ay huwag ka naman mag-alala kasi nga may mga ilaw dito." O konti lang yung bahay pero punong-puno naman ang ilaw. At ang sabi din niya, tinanong niya kung kumain na raw ako. Eh syempre sinabi ko yung totoo na hindi pa ako kumakain. Sabi ko eh mamaya na lang siguro ako kumain pagka na-deliver ko na. Dahil uwi pa tayo ng Manila eh, kaya minamadali ko na rin. Sabi, okay lang daw ba na ipaghanda ako ng pagkain. Sabi ko po, nakakahiya naman. Sabi, pagpasensyahan mo na po yung ano, baka kahit cup noodles na mainitan lang yung tiyan mo. Napakabait, hindi ko ito kilala pero kitang kita ko yung ano, yung kabaitan nito. Kahit yung nagpa-deliver mabait kasi nga nagbigay pa siya ng pasobra. Hindi ko naman expected na ganito, na ganito kalayo at ganito yung lugar. Siyempre akala ko naman palapit sa Manila, yung palay palayo. Yun ang naging resulta pagka hindi alam yung lugar. Basta Bulacan lang, ito pala ay napaka lawak nga pala ng Bulacan. Okay, malapit na po tayo. Kuya, pang-uwi niyo daw sa misis niyo. At dito, ano po 'yan? Ay, thank you po. Papaya. Tingnan mo, may papaya pa oh. Grabe. Bigyan mo si Kuya ng bagong. At nandito na po tayo sa aking dinilibiran. Medyo malayo pero nakakataba naman ang puso dahil tingnan mo, pinaghanda pa ako ng Mami Merinda. At ito po si Ma'am. Ito yung pinagdeliveran ko. Ano pong pangalan mo? Si Ate Jaja. At ayun, ito pala campsite. Maraming ano pala dito, mga pasyalan at yun nga campsite. Tsaka anong na dito, Ma'am? Chocolate Hill
Hills po ng Bulacan. Chocolate tapos Hills. Tapos dito na Talumpari Falls. Apo. Tapos yung nag-ano din po na Digos Hills na naipalabas po sa GMA. Mm. Tapos yung Tinapilan Hills din po, pumunta din po dun si Bea Binene, si Drew Arellano. Oo, ah, marami nag-ano na rin. Opo. Si Kylie Nalcantara naman po, dito pumunta sa May Balestada Hills po. Sayang ano. Kung maaga po sana, makikita niyo po yan. Ang nasa likod po niyan, Aurora Quezon. Dito naman po ay Nueva Ecija. So talagang malayo pagka wala kang sasadyahin dito. Napakalayo. Kasi may bundok talaga eh. No? May paakyat, may pataas. Tapos sa kabila, ano naman po siya? Biak na Bato National Park. Ah, oo. Oh, oh. Sierra Madre na rin po kasi kung oh, oh. So... exciting dahil napuntahan ko to. Siguro, at nasabi ni Ma'am kanina na ano din siya, tour guide ano, tama ba? Marami pala siyang tinutor dito. Siya yung guide. At pagka wala kang sariling sasakyan dito, nako, napakamahal. Simula daw dun sa pag nag-tricycle ka, 500 ang isa. Sige po, akin ang papaunlakan tong ano, kasi nga hindi pa ako naghahapunan. Pero okay na yan. Anong pangalan mo, kuya? Jemar Francisco. Si Kuya Jemar. Ay, tayo po yung sabay-sabay naman ko. Oh. Grabe, may bago akong kaibigan. Tingnan mo, binigyan pa ako ng papaya. Tapos ito po sa bagoong Batangas. Oh, may bagoong Batangas pa. Oh. Talagang grabe mag recipe dito si Ate Jaja. Tara po. Talaga hindi ko na ito tatanggihan at ako eh. Sige po, kain muna tayo. At pauwi na po tayo mga katito bar. Dito na ako naglulusong. At nawawalan dito ng signal. Kasi nga ito pala ay pinakadulo na ng Bulacan. Ang katapatan na nito ay Tinggalan, tsaka pagtumawid ka ng kuhan, iba't ibang bayan na. So blessing naman at nakakilala tayo ng bagong kaibigan, sila Ate Jaja at yung asawa niya si Jemar. Napakabait nila. At habang bago ako umano, may pumasok na booking dito sa San Miguel ang pick up. Dadalhin ko ng may kawayan. So okay na din yon. Para palapit ng palapit sa Manila, may booking tayo para pang kontin, pang dagdag diesel, dahil nga malayo yung ating biniyahin. At sulit din dahil dito pala maraming ano, maraming pasyalan. Sabi niya pagka nagawi ka uli dito kuya, message mo lang ako para itutor kita. Tour guide siya dito eh. Grabe oh, probinsya talaga dating. Kung umaga to, magandang itong paligid kasi may mga overlooking dito yun. Gusto ko nga ka ngayon ng umaga na para makapahinga nga kahit dito na lang sa van. Kaya may pumasok naman booking, hindi kaya uwi na lang ako. Yung nakuha natin pick up mga katito bar ay palagay ko nakatulog na yung ano, yung tao dito sa pipikapan, dahil kanina pa ako tumatawag ay hindi niya sinasagot at sarado na naman yung kanya, sarado na yung bahay, so kinansel ko na lang. Kasi kahit ilang beses akong tumawag sa kanya ay wala talaga. Mas mabuti pang umuwi na lang at magpahinga. So, ganun talaga minsan ang biyahe.
At hindi naman natin kagustuhan na tayo'y mapalayo, ano. Pero dala na rin yan ng ano, ng experience para matuto tayo na kahit napakatagal ko ng bumabiyahe sa Lalamove, eh, may mga ganyan pa rin tayo nararanasan. Siyempre pagka unang-una, pagka nagmamadali ka sa pag-accept nang hindi mo naman kabisado talaga yung lugar, ay doon ka magkakaroon ng problema. Good evening, good morning mga Katito Bar. Tayo po ay nandito na sa bahay. Tayo nagpapasalamat una sa Panginoon dahil sa kanyang pag-iingat po sa atin. Tayo po ay nakauwi ng safe. Tayo po ay kahit kanina inaantok na ay na inihatid niya po tayo ng maluwalhati dito po sa ating tahanan. At shout out nga po pala doon sa kila Ate Jaja at si Sir Jaymar, yung mag-asawa po na last natin pinagdalhan sa Bulacan. Napaka generous po nila. Buong maghapon po ay tayo po ay nakatatlong biyahe lang. Yan ay long distance at blessing pa rin po dahil may kinita pa rin po naman tayo. Maraming salamat po sa inyo pong pagtutok at sa inyo pong panonood. At kung bago ka lang po dito sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe. At malaking tulong niyo po yan kay Tito Bar. Kaya maraming maraming salamat po. Ingatan po tayo ng Panginoon. God bless everyone. Bye-bye!